What we would see here ay yung panawagan po kay Abraham. Kung paano siya nagtiwala sa Panginoon, kung paano niyang kinilala na ang Diyos ay buhay, na kapag ang Diyos ay tumawag, pwede mo siyang pagkatiwalaan. Kaya ang tao ay pwedeng sumunod sa ating Panginoon dahil meron siyang kakayanan. And I entitled this, The Call of Abraham. You know, sometimes sa buhay natin, we are acting like God is dead. Well, let me tell you, buhay ang Panginoon. He has ears, and guess what? He could hear. He has eyes, and he could see. God is alive, and that's how Abraham knew God. Kaya nung tinawag siya ng Diyos, hindi siya nagatupili, kundi sundin ang gustuhan ng Panginoon sa kanyang buhay. That's why Abraham became a pilgrim. A person regarded as journeying to a future life. That person is going to his destination. He has a destination in mind. He is focused on going to that destination. That is the definition of a pilgrim. Meron kang lugar na pupuntahan. You are not just going through the flow. Meron kang gustong puntahan. Meron ka na sa isip na pupuntahan. Meron kang plano sa buhay. Meron kang destination. Alam nyo, yung buhay natin sa mundong ito is a journey. And we are either a pilgrim or a tourist. Meron difference. Yung pilgrim, pagka nandun ka sa lugar niyan, meron kang isang destination na pupuntahan. That whatever happens, the road might be rough. Meron mang bagyo. You would never stop. Meron kang pupuntahan at kahit anong mangyari dyan, kahit gaano kahirap yung dadaanan, pupuntahan at pupuntahan mo yung destination mo. God calls us to be pilgrims under His rules, not just mere tourists doing our own thing. Let's look at the life of Abraham. Unang-una, let's look at his past. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Who is Abraham and why did God choose him? Ano ba yung meron si Abraham? Ano bang klaseng buhay ang meron siya? Abraham was just an average Joe. Yung parang normal na tao lang. Abraham was already 75 when God called him. Bakit si Abraham? That's how God works, mga kapatid. He does not call us based on who or what we are. Tinatawag tayo ng Diyos, gagamitin tayo ng Panginoon, hindi nakabase kung sino at kung ano ang meron tayo. Pero kung ano yung gagawin niya sa pamamagitan natin. Kapag tayo tinawag ng Panginoon, kapag tayo pinili ng Diyos, there's really nothing in us na mag-a-appeal sa Panginoon para tawagin tayo. Kundi kapag nagkaroon ng panawagan sa atin, i-disregard ng Panginoon kung sino talaga tayo. At ang pagbabasihan ng Panginoon ay kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin. There's nothing good in us that causes God to love us. There is nothing in us that makes us worthy of Christ's sacrifice on the cross. Pero salamat dahil ang Panginoon ay mabiyaya. Salamat dahil ang Panginoon ay mahabagin. Number two, Abraham's present. Yung present, what do I mean by this? Ito siya dati. Galing siya doon sa pamilya na nagwo-worship sa mga idols na hindi rumirespeto sa tunay na Diyos. Pinapili-pili nilang Diyos. So it was a big slap sa Panginoon. But God still called Abraham. God still wanted to use Abraham. And you know what? All of us, sa mga buhay po natin, meron tayong calling. God is calling us into a right relationship with Him. If you are here this morning, and or if you are listening, watching this morning, and you still don't have relationship with the Lord, na kapag ikaw ay namatay, hindi mo alam kung saan tutungo ang iyong kaluluwa, God is calling you to have a good relationship with Him. God is calling us to be His witnesses here on earth. Live a good life. Live a good testimony. Yung gospel, kinakailangan i-share natin. And we are being called by God to become godly men and women. Number three, Abraham's future. Ano yung future ni Abraham? Yung pangako ng Panginoon. Yung kinapitan ni Abraham. Nothing extraordinary. No wow factors. Pero ang sabi ng Panginoon, I will make thy name great. And not only that, and thou shalt be a blessing. Gagawin ng Panginoon kay Abraham na magiging pagpapala siya sa mga tao. I can give you more. I will bless you. Kapag sumunod sa Panginoon, blessing ang matatanggap.